Nakipagtalik ng may regla, bakit nabuntis? Yan ay paulit-ulit ng tanong ng ating mga subscribers, mga bago dun sa page ng Nurse Ultimatum. Daming comments, daming messages, PM, no? Eto, sagutin na natin ay isang bagsakan. Panonoorin nyo na lang to para eto na yung sasagot dun sa mga tanong ninyo na paulit-ulit, no? Okay. Una, ang pakikipagtalik ng may mens ay tunay na nakakapigil ng pagbubuntis, or ito ay isang paraan para hindi ka mabuntis. Totoo yan. Marami tayong mga subscribers na nagsasabing ito yung ginagamit nila, tinatiming nila na may regla sila, o tinatiming nila na may regla ang kanilang partner, tapos saka sila nakikipagtalik, eh hindi nabubuntis. Pero, hindi laging ganun. Kasi may mga subscribers din tayo na nagsasabi naman na nabuntis sila, or nabuntis yung girlfriend nila, or nabuntis yung partner nila, ay nakipagtalik sila ng may regla. So, yun ang kanilang ipinagtataka. Paano nangyari? Ano yung mga dahilan? Okay, una, eto ha. Direct ng sagot na to, wala nang paligoy-ligoy pa. Una, yung tinatawag na buwa ng daloy o cycle ay maikli. Anong ibig sabihin natin ito? Ang buwa ng cycle o yung buwa ng daloy ay alam ng mga kababaihan. Ito yung mga araw bago ka magkameron ulit. Ito, unang araw na regla mo, for example, January 1. Niregla ka January 29. So, ibig sabihin, ang cycle mo ay naglalaro sa 28 days or 29 days. Yun yung cycle mo. At yun ang average. Pangkaraniwan yun, 28 days. Okay? So, yun yung sinasabi natin na cycle. Ngayon, kapag ang cycle mo o yung buwa ng daloy mo'y maikli, halimbawa, kada 21 araw o kada 21 days ka nagkakameron, so maikli. Napakaikli nun. O kaya ay naglalaro sa 21 to 24 days. Or mababa sa 24 days. Okay? So, ang gawin na lang nating sample para hindi kayo nalilito ay yung 21 days. Okay? Kapag ang inyong cycle ay 21 days, malaki ang tsansa o ang tsansa na mabuntis kayo ay mataas. Paano nangyari yon? Kasi alam ninyo, ang gagawin ninyo dito ng formula, no, 21 days minus 14. Doon kayo mag-ovulate, doon kayo mangingitlog, at doon kayo mabubuntis. Okay? So, ganito. Halimbawa, January 1 ka nagkameron. January 21 or 22 ka ulit nagkameron. So, ibig sabihin, yung cycle mo ay mula January 1 to January 21. Okay? So, minus 14. Paurong. From January 21, mag-minus ka ng 14. Okay? So, ilan yun? So, ang papataka nun is ikapitong araw ng regla mo. Kasi pag uurong ka kasi ng 14 na araw eh. 21, January 21, January 20, January 19, bibilang ka hanggang maabot mo yung ika-14th. Eh, ang ika-14th niyan is paurong, no? January 8 or January 7. Diyan maglalaro yan eh. Diyan papatakin. So, ibig sabihin, mangingitlog ka na ng January 7. Nakukuha nyo ngayon, ang regla mo, for example, ay 3 araw, January 1, January 2, January 3. So, ibig sabihin, ito yung mga araw na makikipagtali ka, o nakikipagtali ka, kasi inaabangan mo talaga eh, o inaabangan ninyo, para doon kayo makikipagtali, para hindi mabuntis. Ito, ang sample. Nakipagtali ka ngayon sa huling araw na regla, January 4, at saka January 3 and 4. So, dito sa January 3, nire-regla pa. January 4, patak-patak na lang. So, sa loob, inilabas yung sperm. So, ibig sabihin, nandito yung sperm sa ika-4th at ika-3rd day. Nandyan yung sperm. Eto, take note of this. Tandaan nyo to. Ang sperm ay nabubuhay ng pinakamababa na yung araw na tatlong araw na nabubuhay sa loob ng vagina o loob ng puwerta ng babae.
sa loob ng matres, doon sa loob ng kung tawagin ni fallopian tube. Doon sa matres, meron yung tubo, doon napunta yung sperm at sa matres. So, ibig sabihin, nag-iinikot-ikot yung sperm na yan doon sa loob ng iyong katawan ng 3 araw or 72 hours. Tama ba? O nga, 72 hours, 3 araw. So, nag-iinikot yan doon. Isipin nyo, kung sa January 7, kasi doon kayo mag-ovulate eh, base sa explanation ko kanina, doon kayo mag-ovulate eh, kasi nung binilang mo kanina, January 21 ang iyong regla, yung sunod mo regla, ang formula natin, bibilang ka pabalik. Okay? Bibilang ka pabalik. So, January 7, ang iyong ovulation o pangingitlog. If fertile ka nun, mas madali kang mabuntis nun. So, nung huli mong talik ay January 4, patak-patak na lang, at saka January 3, konti-konti na lang itong nangang pagtalik. Bilangin natin, tingnan nyo. Yung ika-January 5 or January 5, yun yung unang araw ng sperm mo dun. E, 3 araw ang buhay niyan. Okay, January 5. Tingnan nyo ha, January 5. Nandyan ang sperm, nag-iinikot yan. January 6, nag-iinikot yung sperm dyan. January 7, nandun pa rin yung sperm nun. Buhay pa yun. Naglalango yun doon sa tubo, sa fallopian tube. Naglalango yun sa matres. Eh, ito na yung itlog mo. Lalabas na. Kasi mag-o-ovulate ka nga eh. Mag-o-ovulate na yung partner mo eh. Okay? Lalabas yung itlog. Paglabas ng itlog, sa January 7, nandun pa yung sperm, nag-aabang. So, mag-mimit yun, buntis. O, nakita nyo na hindi safe makipagtalik na may regla, diba? O, nakipagtalik sa January 4. Okay? So, 3 araw, tinatagal yung sperm. Ulitin ko. So, ibig sabihin, January 5, nandun yung sperm. January 6, nandun yung sperm. January 7, nandyan pa yung sperm. At ito, malupit. May mga pag-aaral na lumalabas na hanggang natagal daw yung sperm na hanggang 5 araw. Ang ginamit ko lang sa inyo na nabuhay ng sperm ay 3 araw. Yun yung pinaka, kumbaga ay average. Pero natagal yan hanggang 5 araw. Eh paano kung hanggang 5 araw yan? Eh di, lampas yan ng January 7. Diba? Yun yung dahilan kung bakit pag maikli ang iyong regla, yung cycle mo na tinatawag 21 days, delikado yun. Mabubuntis ka. Pero ito naman yung maganda. Do sa mga gustong mabuntis, ay di ito ay advantage ninyo. Ito ay katutuwa ninyo. Dahil ito ay isang basehan na pwede kayong magkaanak. Ba? Diba? Pero dun sa mga nagko-control, eh delikado to. Lalo na kung mga estudyante pa lang kayo, nakoro. Ay pag ganyan ay huwag na muna, mag-condom na lang kayo at kung maaari kayo mag-abstinence o magtiis kayo. Delikado yan, mabubuntis kayo habang nag-aaral, eh hindi kayo magkakaigin yan, diba? So yun yung unang dahilan, okay? Pangalawang dahilan, irregular yung mens mo, hindi mo alam kung anong cycle mo. Pag hindi mo alam ang cycle mo, wala kang basihan. So, hindi mo alam kung kailan ka mag-o-ovulate. Pero pwedeng ang pangingitlog mo, ang ovulation mo ay mas maikli. Pero pwedeng mas mahaba. Aba, eh, hindi mo ngayon matatansya yan. Hindi mo ngayon mabibilang yan. Pero pwedeng mas maaga. Eh, paano kung ikaw ay magmangitlog na mas maaga? Eh, di halimbawa, nangitlog ka ng halimbawa ay nagregla ka ng January 1. Tapos ay nangitlog ka ng itlog ka, let's say, ng January 10. Kasi hindi mo nga alam eh, pwedeng umitlog ka ng January 10, January 9, January 7, January 11. Pwedeng ganun ang mangyari. Ngayon, halimbawa, bibigyan ko kayo ng example. Ang mens ng girlfriend nyo, o ng partner nyo, o ng asawa nyo ay January, natagal ng, let's say, 6 days. Okay, or pa. Gawin na natin 5 days. 5 days na tagal. Okay?
Ngayon, nakipagtali ka 5 days, ika-5th day. Okay? Ngayon, nag-ovulate siya o nang itlog siya kasi irregular nga siya eh. So, paiba-iba yung pangingitlog niya. Hindi nyo mahuli eh. Kung kailan, hindi nyo makompute. So, mangyayari niyan, kunyari, nag-ovulate siya ng January 10. Nakipagtali kayo ng huling regla ay January 5. Tapos patak-patak ng January 6. Kasi, so, inano nyo, sinamantala ninyo yung pagkakataon. Diba? So, sex kayo dito, sex kayo doon, patalikod, pa, kung ano mang ginawa nyo, nag-sex kayo ng mga ganong araw, tapos sabi, oh, habol tayo, patak-patak pa to. Okay, patak-patak pa. O, January 6. Nag-ovulate ngayon siya o ng itlog ng January 10. Anong sabi natin? Ang sperm average, tumatagal yan ng 72 hours, tatlong araw. Minsan, mas mataas pa. 5 araw. O, eh kung nakipagtali ka ng January 6 at nagpatak-patak pa yung regla, January 6, January 7, January 8, January 9, January 10. Eh yung sample natin, January 10, kunwari nag-ovulate. So, ika-apat na araw pa lang yan. Eh nabubuhay yan ng hanggang 5 araw. So, buntis. Mag-meet yung sperm. Kasi nga, naglalangoy-langoy yun doon. Diver yun eh. Sperm cell eh. Maninisid yun eh. At ito malupit. Sumisisid sila sa loob ng 5 araw. Ganong kalupit yung sperm. Mabilasik yan. Ngayon, kung ang sperm mo ay matinik, aba, eh, meron daw natagal ng 6 days eh. May nabasa akong article, natagal ng 6 to 7 days. Aba, eh, napakalupit nun. Pero average natin, 3 days. Okay? Kaya kayo, kahit hindi kayo nag-ovulate pa, at nakipagtali kayo bago mag-ovulate, bago mangitlog, mabubuntis. Kasi yung sperm nando naglalangoy. Yun yung dalawang dahilan kung bakit nabubuntis kayo. O nabubuntis yung partner nyo pag nakikipagtali kayo ng may regla. Una, maikli yung cycle ng inyong partner o maikli yung cycle mo ng regla. Okay, pinaliwanag ko na kanina. No? Ulitin nyo lang yung video para maintindihan nyo. Replay nyo na i-replay, diba? Mahirap ito ipaliwanag eh. Talagang dinadalian ko na lang para maunawaan nyo. Pangalawa, irregular yung mens ng partner ninyo. Hindi alam, hindi matantya kung kailan nag-o-ovulate kasi nga paiba-iba, hindi mahuli. Yun ang malupit. Mahirap yun. Kaya kung ganito ang sitwasyon, maikli ang regla tuloy, ang cycle, okay, ng inyong partner or ikaw, or irregular ang mens, huwag itong gawin. Huwag itong gawin. Okay? Hindi ito para sa inyo. Okay? Kasi hindi ito, hindi ninyo, kumbaga ay, umisip na lang kayo ng ibang ways. Napakarami. Meron tayong condom, meron tayong pills, contraceptive pills, at napakarami pang ibang options. Okay? So, yun. So, sana nasagot ko yung mga tanong ninyo. Huwag na kayong mag-PM at mag-comment. Panoorin nyo na lang ito. At kung meron man kayong hindi pa nauunawaan tungkol dito, meron kayong tanong tungkol dito, di saka kayo mag-PM. Pero sigurado ko, naintindihan nyo na kung bakit kayo nabuntis na mga ganoong panahon ng may regla. So, maraming salamat po. See you in my next vlog. This is Nurse Ultimatum again, and see you in my next vlog. Bye for now. Happy New Year again.